Kaibigan, Doy Tatakan Tumpalan. Kumusta ka, Doy? Mabuti. Very good. Gaano kabuti ang buti? Great. Talagang kasing yes, great, great. It is great. What do you look forward to in 2013? Okay, 2013 is the beginning of the second decade of First Vita Plus. So this time, gusto ko i-dominate na yung... Ngayon kasi Philippines pa lang eh. So I would like it to be bigger. So this time, gusto ko lumabas na ng Philippines. And hopefully, the entire world. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, and when you say that, Doy, pag naalala mo yung first 10 years ng First Vita Plus, ano yung mga bagay na pumapasok sa iyong isipan? All the trials and triumphs of First Vita Plus and yung mga tao, the men and women, na araw-araw na nagpapakahirap para magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Yun talaga yung tumatatak palagi sa bawat araw na naaalala ko at gumigising ako na may First Vita Plus. Pag sinasabi mo ngayong 2013 kasi ito ang umpisa ng first ito ang umpisa ng second decade ng First Vita Plus at gusto kong maglakbay sa buong mundo, hindi ba? Easier said than done. Yes. Easier said than done. If I were to ask you, anong nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para mangarap, halimbawa, i-conquer mm-hmm. ang mundo para sa First Vita Plus? Oo. Nung nagsimula ako 10 years ago, alam ko na napakahirap gawin because during that time, yung landscape then was dominated by the multinational companies. Wala pang all-Filipino na kumpanya na naging successful sa multi-level marketing. Pero sabi ko, kaya ko at gagawin ko. Gagawin ko lahat. So ngayon sa pangalawang dekada, if I say that I would like to conquer the world, alam ko na hindi magiging madali. Pero alam ko na kaya kong gawin. You know that in your heart, no? Yes. Nasa gut. Yes. Nasa instinct mo mm-hmm. yan. Every time. Lahat yun. Mm-hmm. Gaano ka importante yon yung instinct, gaano ka importante yung gut feel na kakayanin namin ito? Gusto ko sabihin na that what drives me, yun ang talagang motivation ko everyday na lahat nangyayari dahil unang-una naniniwala ka na mangyayari, tapos nararamdaman mo na mangyayari dahil kaya mong gawing totoo. Sa tagumpay na tinamasa ni Doy, how much of that is hard work? How much of that is prayer? How much of that is luck? Well, pwede ko sabihin na pantay-pantay. Pantay-pantay lahat. Yung sobrang dasal ko na araw-araw maging gabayan ako na lahat ng gagawin ko tama para sa lahat. Pangalawa, sobrang yung dedication, commitment, hard work na binigay ko. Because when you put your heart and mind into something, kaya mong gawin lahat eh. And then of course yung luck, sabi nila na maswerte. Pero kung walang dasal at walang hard work, I don't think kayang gawin. May kasabihan nga na ang swerte daw ay tira-tirahan ng dasal at ng tiyaga. Tama. Okay. At this point, Doy, ang dami mo nang pinagdaanan, the good, the bad, challenges, the joys, the pain of being Doy Tumpalan. You become a public figure. You are a very private person to a certain point. Ano sa'yo ang ibig sabihin ng kaligayahan today as we talk? What is happiness? Boy, yung malaman ko na I've made a unique difference, yun ang ibig sabihin sa akin ng kaligayahan. Dito sa buhay na ito? Sa buhay na ito, in this lifetime. Na madaling gumawa ng... It is easy to make a difference. But to make a unique difference is something else. Paliwanag mo sa akin, ang ibig sabihin ng unique difference? Kasi mahirap na maging maligaya ka para sa ibang tao at gumawa ng isang bagay para sa ibang tao. Pero para sa akin, parang yun ang nagpapaligaya sa akin na malaman ko na mayroong mga tao na
lumiligaya, gumiginhawa ang buhay nang dahil sa iyo. Meron akong paborito na na poem by Ralph Waldo Emerson. Yung pinakahuling bahagi, yun yung pinaka-importante sa akin. In fact, yun ang gabay ko araw-araw. Ang sabi, to know that even one life has breathed easier because you have lived, then you have succeeded. Ang malaman na kahit may isang buhay na guminhawa ng dahil sa'yo, yun ang totoong ibig sabihin ng salitang tagumpay. Ang ganda. Ang ganda. At habang pinag-uusapan natin ang tagumpay, Doy, kinakailangan bang mangarap ang isang tao para magtagumpay? Kinakailangan, boy. It may be small or big, but you have to dream. Because that's the beginning, that's the start, that's the seed of your success. You need to dream. Yes. You need to dream. Be it small or big. How do you do it? Maraming nagmamasid sa atin ngayon, maraming nakikinig sa ating pag-uusap. Paano ba ang mangarap? Isinusulat ba ito? Iniisip ba ito? Nakikita ko ba ito sa kapitbahay ko? Nakikita ko ba ito kay Doy? Nakikita ko ba ito kay Boy Abunda? Saan ko nakikita ang pangarap? Or do I find it in my heart? Always in your heart. Always in your heart. Palay ko sinasabi, nung maliit pa ako, ang panaginip ko, colored. Vivid and colored. Lahat, hindi black and white? No, never black and white. Nung maliit pa ako, wala pang LED. Pero baka, o high definition. Kung pero meron ganun, kung meron na nun, ganun. Okay. So, it is always in colors. Always. Kung ano yung gusto kong mangyari at makamtan at maging ano ako, nakikita ko na kaagad. So, yung pangarap ko, doon nagsimula lahat. Doon nagsimula lahat kung ano ang meron at ano ako ngayon. Dahil yun nagsimula sa pangarap ko nung since maliit pa ako. Which was what? What was your dream nung ikay maliit pa? Always, palaging merong ibang tao. Hindi lang para sa sarili ko. Yung mga pangarap ko na gagawin ko sa buhay ko, palaging kinakailangan na merong ibang tao na kabahagi noon. Hindi lang para palagi sa akin. Na, okay, we're only human na ang pangarap natin magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, o maging maginhawa ang buhay. Pero, if I always look back to where I started, yung mga pangarap ko, palaging may kasama na ibang tao ako na kinakailangan, kung maging matagumpay ako, kinakailangan mayroon akong kasama sa tagumpay ko na yun. Na parabagang, kung ano man ang mangyari sa iyong buhay, magkakaroon ako ng bahay, sasakyan, magandang buhay, pero palaging may mga ibang taong apektado. Hindi lang ako. Oo, hindi lang hindi ako. Hindi lang ikaw. Ayoko lang ng para sa akin. Sa ganda mong ito, Doy, I mean, and I'm not flattering you because I think you're one of the most beautiful women in this country. Thank you. Mo bang pinangarap maging beauty queen, mag-artista, maging reyna? Because I wanted to be a beauty queen. No, but did you dream to be, you know, to be a woman recognized for her beauty? Honestly, no. I don't remember even. No. Hindi talaga yung magmodelo. Oh, well. Si Ay nga gusto mag-fly stewardess. Hindi. So you've always wanted to be an entrepreneur, a yes. Businesswoman, yes. Affecting people's lives. Yes. Doy, ano ang tunay na ibig sabihin sa iyo ng tagumpay? The true measure of success. Kapag ka mayroong ibang tao na naging matagumpay ng dahil sa iyo. Yun para sa akin, yun ang totoong ibig sabihin ng tagumpay na hindi lang ikaw ang naging matagumpay sa in this lifetime, in this journey. Hindi ganoon ang totoong kahulugan ng tagumpay para sa akin. Ang totoong tagumpay para sa akin ay ang alam mo na merong mga tao na nagbago ang buhay for the better because of you. Alam mo, that really makes a lot of sense. I was reading a book by one of the greatest actors of global cinema, Sidney Poitier, who wrote a book about the true measure of success. Ngayon naalala ko, sabi niya, ang tagumpay daw is to be able to provide well for your family. Kasi nga, napakahirap din ang kanyang pinagdaanan. Mm-hmm. And to make sure that your children, your wife, and your extended family, lahat ng nakapaligid sa iyo ay gumanda ang buhay dahil sa iyo. You're bringing it further than just family. Yes, and that is what making a unique difference is. Yun. Yes. Yun ang ibig sabihin. Doy, pag halimbawa, nakaka-apekto ka ng isang buhay, do you mind if someone comes back to you and says thank you? And do you also mind when somebody just forgets you?
Both, because para sa akin, yung pinakamagandang sukli sa mga ginawa mong kabutihan ay yung salita lamang na thank you. Or being grateful, yung gratitude, importante yon. Dahil gusto ko ganun din ako. Na kung ano man meron ako at kung sino man mga taong ito, gusto ko patuloy ako nagpapasalamat sa kanila. Be it small or big nga. Pero kung hindi man na nila ako maalala, okay rin lang. Kasi para sa akin, hindi mo ginagawa isang bagay dahil gusto mo na ma-appreciate kanila. O mapasalamatan ka. O hindi. Ginagawa mo yun dahil gusto mong gawin. Wow. Okay. I mean, also because pag nagpapasalamat ang isang tao, umiikot yung grasya, ikaw, yes. yung karma daw, umiikot. Dahil nagbubukas ang iyong puso ng mas maraming grasya. Kaya when you say thank you, it is the language of the divine. Because that's the line that you say in front of God. Doy, the road to success, the road in this life is never easy. How difficult was your journey to get to where you are today, to get to that space today? Very difficult. Yung ibang tao, pag nakikita ko, akala madali. But when you're alone and you know that you went through all this, lahat yung road to success and where you are right now, hindi madali. Napakadaming stumbling blocks. But I made them my stepping stones. Hindi yun naging dahilan para tumigil ako at para sabihin na, I give up. Never. Never was yung moment na yun na dumating sa akin na sinabi ko sa sarili ko na, ayoko na. Ayoko na. Hindi ko, you know, mas madali na mag-give up. Mas madali na sabihin na, wag nang ipagpatuloy dahil mahirap yung papagdaanan muli. Pero yun ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Baliktad. Okay. You know, it's easier when we look back. I mean, in hindsight, lahat ng iyong pinagdaanan, para bagang pag tinitingnan mo, paano ba kinaya yon, hindi ba? At now, Doy, pag binabalikan mo yung mga mahihirap na pinagdaanan mo, and when you say, wow, buo ako at nakakatulong pa rin ako sa maraming tao, and paano ko nagawa yun? And when I ask you this question, how did you do it? How did you move beyond the nasty controversies, yes, the intrigues? Paano mo kinaya yon at paano mo nalampasan? Diba merong kasabihan na what didn't kill you will make you stronger? Totoo. And it made me stronger. Paano yon? Sa mga pagkakataon na mag-isa ka lang, nakaluhod ka na, umiiyak sa Diyos. Dahil diba may mga moments na talagang tayo lang, you're alone and you confront the truth, you confront the truth around you. Sometimes you don't understand why people do things to you. And then you and your God, kayo lang ang nag-uusap. Noong mga panahon na pinagdadaanan mo ay tunay na mahirap talaga, na minsan sinasabi mo nang hindi makatao yung pain, what were you talking? What were you telling God? I always have a conversation with God. Yung iba, sasabihin, ang corny, di ba? Pero I have this conversation with God, always. At ang sinasabi mo sa kanya? Na kung ano man yung plano mo para sa akin, I will just follow. Kung ito yung paghihirap na kailangan kong pagdaanan because you have a bigger plan for me, a grander plan for me, then so be it. I'm willing to go through this because I know and I trust in you completely. Pero walang pagkakataon na nagduda ka. Walang pagkakataon na nag-waver yung paniniwala na parang iniwanan ka na ng Panginoon. I'm only human. Meron. Pero once I... Kasi nagbabasa ako ng Bible every day. Nandun lahat ng message. So kapag kinakailangan ko ng lakas ng loob at babasahin ko yung verse for the day, andun palagi yung answer. Bumabalik yun? Yes. At ang palagi niya sasabi, never give up. Andyan ako palagi. Hindi ka na mapabayaan. At sa lahat ng laban na yung pinagdaanan, Doy, hindi sumagi sa iyong isipan ang umatras? Never. Mas pang umabante. Okay. Let's talk about stories. Let's talk about the first quadrant story. Alam kong napakalaking kwento ito, hindi lamang sa iyo, sa aming mga tao. Maraming tao na apektuhan dito. Ang akin lamang, I will go to that point when you could just have walked away. Yes. You could just have walked away. You worked so hard for that company. And then just live a comfortable life. But you didn't choose that route. Mm-hmm. You didn't choose that route. Lumabang ka pa rin. Tell me your story. Tell me what you can tell me about first quadrant.
Well, ngayon hindi na painful to talk about it. Before it Pero was... dati hindi mo kinakayang magkwento tungkol dyan? Kinikwento ko, parang therapy yun sa akin. Na, ma, kasi wala akong nagawa noon in terms of, you know, your hands were tied. Hanggang right. Doon lang yung kaya mong gawin. Mm-hmm. Pero, ginawa ko pa rin, sinunod ko pa rin kung ano yung sinasabi ng puso ko na hanggat mayroong isang tao na naniniwala sa akin at sa pinaglalaban ko, hindi ako titigil. Ipapagpatuloy ko. Pinakamahalagang leksyon na natutunan mo sa experience mo sa first quadrant was? Huwag tumigil mangarap. And there's always hope. Palaging merong pag-asa. Palaging may pagkakataon na mabago ang mga mali. Palaging may there's another great morning. There's another great morning. Yes. We'll talk about it later. Pero sabi ko nga, you could have walked away. You could have said, hey, I've done what I'm supposed to do. At lahat ng tao closest to me were telling me that. Exactly. Talaga? Yes. Dahil mas madali yung gawin. And they can see yung physically drained ako, emotionally, spiritually, lahat drained. Pero sabi ko hindi. Dahil papaan, mas madaling gawin yon. Pero para sa akin, mas mahirap na gumising sa bawat umaga na isipin na papaano yung mga tao na umaasa pa rin na ipapagpatuloy ko at hindi ko ginawa para sa kanila. Nabawasan ba ang tiwala mo sa mga tao na hindi nakaunawa doon sa iyong ginagawa? Honestly, hindi. Kasi yun yung opinion nila and they're entitled to that. Have you forgiven? And I've forgotten, yes. Mahirap yun, ha? Mahirap. Pero... Madali magpatawad, sabi nga nila minsan, pero ang makalimot ay mas mahirap. Mm-mm. But you have done both. Oo, sa loob ng maraming taon, nagawa ko na. Noong umpisa, mahirap talaga, pero you have to move on. And you did move on with First Vita Plus. Yes. Tell me the story. How did it start? And then, how did you get to your 10th year and the beginning of the second 10 years? Yes. Nung nangyari sa akin yung first quadrant, sabi ko sa Diyos, palagi kine-question ko na, bakit nangyari to? Ano yung gusto mo na message for me? And then, First Vita Plus came along. So yun pala yung sagot, na meron lang pala na gustong ayusin ang Diyos para sa akin. Na ngayon, ang gusto niya palang direction para sa akin, mas malawak. Ibig sabihin, yung First Vita Plus kasi, para sa lahat. And ito yung nagbibigay ng totoong pag-asa, hindi lang financially, pero health-wise. Kung saan, when I first had First Vita Plus, marami ng talagang sakit na hindi maintindihan ko anong pwedeng cure. So, ito yung sagot para sa akin. Sa lahat pala ng paghihirap na nangyari, hindi pala yun paghihirap. Pero it was really, parang pinipino ka lang. Okay. I get it. Ganun. So, yun yung blessing na binigay sa akin through First Vita Plus. Okay. Pag nag-uumpisa ka sa isang konsepto, halimbawa, Doy, First Vita Plus, what inspires you to do something? What triggers you to do something? At saan ka nag-uumpisa? Ano ang gitna? Ano ang next? You know what I'm saying? Yes. How do you do it? Unang-una, palagi kong iniisip, yun nga, the men and women who are there every day promoting the miracles and the health benefits of First Vita Plus at yung mga tao na hindi nawawalan ng pag-asa. Na alam nila whether you are employed, underemployed, or unemployable. Okay. Dahil marami na wala nang pag-asa sa labas sa traditional business or sa race outside of yung First Vita Plus. So nag-uumpisa yan doon sa mga tao na naniniwala, nagsisilbi, dedicated, etc. But in terms of the product, kanina may sinabi ka that realizing na ngayon sa mga araw nito, ang dami ng sakit, hindi natin alam minsan kung saan ang gagaling ang mga sakit na ito, hindi ba? Parang masakit ang ulo, masakit ang kung ano-ano na. So it started with that realization that there is a problem. Yes. That there is a problem. Mm-hmm. So, kasi may nagsasabi na minsan, the best businesses are businesses that are premised around problems. So sakit. And then you went to your friends, scientists, doctors? Una, talagang
ako, palaging ako yung tinatanong ko yung sarili ko. Okay. Tapos pangalawa, well, what is that question that you ask yourself? Na, okay, yung gusto ko ma-satisfy ko, ako muna, okay. Number one. Yung, kung okay sa akin, papasaba. Yung, in terms of quality, right. In terms of efficacy. Ang pangalawa at mas maaring nakakatawa, yung mga anak ko, kapag nag-inapprove nila ang isang produkto, lahat ng mga produkto ina-approve ng mga anak ko. Pagkaya nilang inumin, pagka sila yung critic ko, sila okay. Yung honest critic ko para kanila. Sa kanila, okay. Tsaka ko lang ipapainom, kaya ipainom sa maraming tao. Pag pumasa na sa akin at sa mga anak ko. Okay, para lamang sa sa mga ibang tao pa rin na nagmamasa dito sa ating pag-uusap na ito, ano ba talaga ang nagagawa ng First Vita Plus? Dahil alam ko nag-umpisa ka sa dalandan, yes. Hanggang sa mga herbal blessings na at dumami na ang mga produkto. What does it do to me? What does it do to, you know, to people eavesdropping on this conversation? It is actually a health drink. Okay. And lahat ng, kasi kulang, it is vegetable in a drink. Okay. So, lahat ng nutrients, phytochemicals, vitamins, minerals, andun na. Ito yung nutraceuticals. Nutraceuticals, oo. Okay. Power pack drink. At pag gulay ang pinag-uusapan natin dito, ang pinag-uusapan natin gulay ay malunggay, talbos ng kamote, uray, saluyo, at dahon ng sili. Wow. Okay, so lahat yan. Gamit yan dito sa Vita yes. Plus. So, wellness. Ang pinag-uusapan. Oh. So, bago mo ito i-introduce sa market, o di kaya sa mga dealers, sa mga taong nagbibenta, ika nga, pamilya muna ang sumusubok. Oh. Pati si Sok. Yes. Oh. Kinakailangan. Talagang, oh. Yun ang pag-aaral oh. Na ginagawa. Kung hindi papasa sa kanila, hindi ko pwedeng ilabas. Further studies have to be done. Oh, yes. Okay. It starts talaga with the... Kasi kinakailangan... effective muna sa akin at maniwala ako at ang mga anak ko bago ko ipatry sa iba. Okay. Doy, you're not afraid to walk on roads less traveled. You're not afraid to bungee jump, ika nga. Alam mo, sinasabi, ang ganda-ganda ni Doy, pero parang hindi ka takot. Pag pinag-uusapan yung tapang, yung courage, parang saan mo hinuhugot yan? And I'm sorry, but I wanna say this. You seem to have this good sense of loving danger. Alam mo yun, parang saan ang gagaling ito? Kasi boy, yung training namin sa parents ko, palagi na in-instill sa amin na huwag kang gumaya, pero ikaw ang magsimula ng trend, be it a trend. I know. And when you do that, you're not always safe. Most of the time. Yes. Diba? You have to take risk. That's it. But that's how we were trained, na kinakailangan you are different. You have to do something different. You don't follow. You become a leader. Yeah. Okay. All right. Pero yung, naiintindihan ko yan. Pero yung tapang, that courage, halimbawa, okay, walang first quadrant, you think, this is the end of my story? No. Yes. Saan yun? Saan ang hugot nun? Una-una kasi naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. At meron akong pinapaglaban. Hindi lang para sa sarili ko, pero para sa mas maraming tao. So yun yung tapang na daladala ko everyday. You know why it's important? Dahil marami ang nakikinig sa ating pag-uusap, na gumigising sa umaga at nagsasabi nga, hindi ko kaya yon. Wala naman akong pamasahe. Hindi ko kaya yon. Saan naman ako kukuha ng damit na pangsuot doon sa seminar? Hindi ko kaya. Ang dami, di ba? Mm-hmm. There are a lot of people who move, who operate from the point of view of weakness. Yes. And here is Doyi, na ang dami pinagdaan ng problema, who wakes up in the morning and says, hindi, tutuloy ko. It's another day. Di ba? Yes. It's another day. Yung taking risks, pag binabalikan mo ang buhay mo, yung journey, yung paglalakbay mo, Doy, what have you become because of all the risks that you have taken in your life? I have become more passionate and compassionate. Merong mga buhay ang maapektuhan sa bawat maliit o malaking desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Tama. You have affected so many lives for the better. Your favorite stories? Napakadami, pero yung mga storya na alam mo na imposible na nilang na magawa o mangyari at nagawa nila. Katulad, Doy. Let's be more specific.
your favorite stories about first Vita Plus dealers lalo na, di ba? Because I know you have speakers, no? Ano yung mga kwento talaga na dikit sa puso mo? Aside from yung mga napagaling na may mga sakit na cancer or diabetes o na mga imposible na tinataningan na ng araw dahil para sa doktor wala nang pag-asa at biglang makikita mo nasa harapan mo at nagte-testimony, ibang klase yun. At nagpapasalamat. Ibang klase. And sincerely na nagpapasalamat. Meron akong isang storya na kurot sa puso na isa siyang tatay na dati ay drug addict na wala nang pag-asa, wala nang, di ba alam naman natin eh, na kapag ka nalulong ka sa masamang bisyo, mahirap takasan yun. At the same time, iba ang tingin sa'yo ng tao. Maaring wala ka ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay dahil hindi ka magkaroon ng magandang trabaho. Pero, merong isang tao na napakinggan yung storya niya. Dealer to ng First Vita Plus. At ang story lang niya eh, dahil hindi lang siya makatulog, dahil nga palagi siyang high. So binigyan siya ng isang box ng First Vita Plus. At for the first time in 12 years, dahil 12 years or 14 years na siya na drug dependent, nakatulog siya ng mahimbing. At pagising niya sa umaga, sabi niya, ito pala yung biyaya na, ito pala yung blessing na hinihintay ko all my life. So, hindi talaga yung physical na ang na-cure sa kanya. Kung hindi, pagkatapos nun, nagsumikap siya, naging dealer siya ng First Vita Plus. And, ang nakakatuwa, for the first time, nakabili siya ng something, isang motor, motorsiklo. Ang sabi niya, maaring yung motor na to nakakatawa dahil alam ko na marami kayo na mas magagarang kotse. Pero ito yung simbolo para sa akin ng pagtsatsaga at pagbabago ng buhay ko. Pangalawa, pagkatapos niya makabili ng motorsiklo, nakabili siya ng owner na jeepney. Sabi niya, maaaring nakakatawa na naman dahil mas maraming, mas magagarang kotse na meron kayo. Pero, for the first time, tinanong siya ng mga anak niya kung sa kanila yon. At ang sagot niya, oo. At for the first time din, na-feel niya na very proud sa kanya yung mga anak niya na meron pala siyang silbi sa buhay na to para sa mga anak niya na for the first time meron siyang naipagmalaki sa kanila. Wow. Ngayon nakabili na rin siya ng bagong sasakyan na kotse, auto. At masaya na yung pamilya niya. At hindi lang 'yon. Marami na downlines niya ang dati rin na drug dependent na ngayon ay hindi na. Nabago ang buhay nang dahil sa kanya. So ito yung mga klase ng storya na sa araw-araw pag maririnig mo parang imposible na mangyari at gawin. Pero nagawa nila. Dahil sa First Vita Plus, you own yung mas importante sa akin. Ito bang kwento ng mamang ito ay bahagi ng Great Morning? Oo. Nandyan. Nandyan ito. Yes. Talk about the book. This is very interesting. Great Morning. Palagay ko, ako pa lang yung unang-una na MLM company. Well, in the Philippines, sa magkaroon ng libro. I started with Good Morning. Kasi gusto ko na, it's actually Great Morning symbolizes the real essence and spirit of First Vita Plus. Na bawat umaga ay punong-puno ng pag-asa. At there's a chance for everyone. That's true. Pwedeng unemployed sila, underemployed sila, or unemployable sila. Pero merong chance. Merong pagkakataon. And they have the power to begin. Yes. They have the power to begin and to hope for a great day because every morning is a new morning. New morning. Ganda. And every morning is a great morning. Yes, it should be. You know, in my research, I discovered a couple of stories. There was, for example, a woman, sa Tagum, yes. Who found a lump in her yes. breast and then took Vita Plus. Napakaganda ng kanyang kwento. Si Mirna. Mm-mm. And then another story, another LGBT activist yes, na nakasalubong ang isang police
Ayun pala, niloko lamang siya. Ibinenta ang kanyang kidney. But it was another policeman who brought him to First Vita Plus. Yes. At ngayon, kwentong ito ay bahagi dito. Bahagi. Inspiring, empowering stories. At boy, yun yung gusto ko na mabasa ng mga tao. Malaman kung ano yung totoong mundo na meron dito sa First Vita Plus at sa MLM industry in general. Na kasi, unfortunately, nakakalungkot dahil iba yung perception, iba yung nakikita ng maraming tao sa MLM world. Tama. At through this book, I hope that we'll be able to paint them the real picture. Na these are real stories of real people who've made a difference. And the message is, kung ito'y kaya mangyari sa isang tricycle driver, sa isang janitor, kung ito'y kayang mangyari sa isang dating drug dependent, it is possible. Yes. It is possible. Always. It can happen to you. Kasi punong-puno ang mundong ito ng negativism. Hindi ba? I mean, yes. It's just so easy to discourage other people. It's so easy to remember the bad stories. It's so easy to... Hindi ko alam kung bakit, lalo na sa mundong ito. Hindi ba? Doy, when... You talk about positivism and negativism in the context of First Vita Plus. Share your thoughts with us. Boy, pag sa First Vita Plus, hindi uso ang negativism eh. Hindi pwede. Hindi pwede kasi number one, when we greet you, it's always a great morning. It's a great morning. A good morning. A good morning, a great morning. So doon pa lang sinasabi na namin na may pag-asa, may hope. Hindi kailangan iwanan mo kung saan man yung negative. Wala. Dapat all positive, all hope. And it's a choice. You have to choose it. You have to claim it. It's a great morning. Yes, it is a consensuous choice. Diba? Yes. It is. Yes. It has to be a choice. It's a great morning. It's a great morning. Dapat paulit ulit. It's a great morning. Ikaw ba, Doy, bilang isang entrepreneur, bilang isang tao, do you have personal heroes? Yes, of course. Sino? My mom and my dad. Si mama at si daddy lamang. Pagka tinatanong ako palagi at iisipin ko, wala ko ibang maisip kung hindi si mama ko at si daddy ko. Sila talaga yung mentors. Sila sa kanila, ako natuto lahat kung ano meron ako. Yung courage, yung kasipagan, yung positivism, lahat sa kanila yun. At binigyan ka rin nila ng tiwala. At 19, you were managing your... family business, hindi ba? Yes. And at buong-buo yun na pinagkatiwala. Tama. Oo. At saka pinag-aralan, because I remember your story, you went abroad para malaman mo ang negosyo, balik, dahil gusto mong matulungan ang gumagawa ng mga sapatos sa Pilipinas, lalo na sa Marikina. Yes. Diba? And which you did actually for First Quadrant, dahil milyon-milyon ang sapatos na yung naibenta. Yes. What makes you proud of being a Filipino? Everything about it. Everything, lahat. Yung kasipagan natin, yung spirit the spirit that drives us every day, yung pagiging hopeful natin palagi, cheerful natin palagi. Yeah, that's right. Our ability to laugh. Yes. Our ability to laugh. That's right. Okay. And be resilient. Totoo yun. Kaya natin. Kaya natin. Kahit ilang bagyo. Bagyo, oo. Babangon tayo at babangon. That's right. Where do I get a copy of this book? Do I have to be a member of First Vita Plus to get a copy of Great Morning? No, not necessarily. Because gusto ko nga lahat sana mas maraming tao makabasa, mas mabuti. So do I go to the bookshop and just get a copy or? First, it will be available in our branches and our corporate center. And then hopefully mainstream sana sa mga bookstores then. And eventually the global market. Doy, ito naman yung napakaseryoso ng ating mga usapan. Ilang bagay lamang that I've always wanted to ask you. The good and the bad thing about being beautiful. Let's start with the good. Well, it's... Nahihirapan ka dyan. Oo. Hindi kasi, hindi ko iniisip. Bakit gano'n? Ang magaganda, hindi nila iniisip na maganda. Totoo yun, you know? Kaming hindi masyadong kagandahan, you know, gumigising. But, you know, what is the best thing about being beautiful? Because you're able to inspire others. That's right. Uh-oh. What is the bad thing? To
to keep up with, I mean, to maintain. To maintain. Totoo yan. But are you afraid of wrinkles? Are you afraid of growing old? Hindi. Kasi natutunan ko to sa mama ko rin na wala siyang kahit na anong enhancement o kahit na anong, wala siyang surgery. Wala. Kasi sabi niya, yun, bawat wrinkle, yun yung simbolo ng pinagdaanan mo sa buhay. So, hindi kayo nakailangan natanggalin. At bawat wrinkle may kwento. May kwento. Di ba? Ito'y hango at inspired ng Miss Universe question. Do you have to speak good English to be a successful first Vita Plus dealer, for example? Katulad din ng sagot ng ating Miss Universe, hindi. Kasi nga, ito ay para sa lahat ng tao. Mahirap man, mayaman, marunong man magsalita ng Ingles o hindi, walang barriers, actually. At walang lingwahe ang pangarap. Katulad ng sagot ng first runner-up, si Janine, basta may puso. Puso. Di ba? Basta't galing sa puso. Basta't galing sa puso. You are the pearly gates. You are the entrance of heaven. And God is there. And He says, my daughter, what was the best thing you did for me? Anong sasabihin mo sa Diyos? Ang hirap na merong mga tao na nakilala ka nang dahil sa akin. Hmm. Sasabihin niya, tuloy ka na. Oo. Sana hindi ako ang kasunod mo. Baka hindi ako papasukin. Dahil hindi ako makakasagot. Mabilisan lamang dahil ito'y hindi pwedeng interview ko pag walang fast talk. Black or white, Doy? White. Smart or pretty? Smart. Lights on or lights off? Lights off. Moreno or Tisoy? Both. Sampaguita or tulips? Tulips. Adobo or steak? Adobo. Nora or Vilma? Vilma. Doy, in one word, describe first Vita Plus. Just in a word. Great. Bibigyan kita ng pagkakataon. Isulat mo nga yung epitaph. 100 years from now, people will look back. Doy, taktakan tumpalan. Write your epitaph. How would it go? Oh my. Here lies a woman who was not afraid to make a unique difference. Wow. Ilalabas ko ang aking imaginary mirror na hindi ko inilalabas ang napakatagal na panahon. Nariyan ang iyong Vita Plus community. Ano ang nais mong sabihin sa kanila? For as long as there's First Vita Plus, there will always be hope. There will always be many great mornings. Wow. Nariyan pa rin ang aking salamin. Si Doy, nakikita niya ang kanyang sarili sa kanyang harap. What do you want to tell yourself? Carry on. And you will. I will. Doy, maraming salamat sa pag-uusap na ito. Thank you, boy. Thank you. Totoo yan. Ang dami kong natutunan, ang daming nabuksan sa aking isipan, totoo yan, every conversation to me is a teacher, parang may nagsabi noon that every experience is a teacher, lalo na pag napapakinggan mo ang isang taong, ang paglalakbay ay napaka-interesante. Maraming salamat. Dahil I have become better than when we started this conversation. Salamat. Thank you, boy. Looking forward to great mornings in our life. Doy, taktakan tumpalan, ikaw na. No, boy, ikaw na. And sila na.